Hello guys! Welcome to my vlog. So for today's video, i-explore natin ang Aglipay. For our day one, magla-lunch tayo sa famous bulolohan dito sa Aglipay. And after that, i-visit natin ang Department of Agriculture Quirino Experiment Station. Ayan. So on the way na po tayo papunta sa famous bulolohan at dun po tayo kakain. So ayan guys, nakarating na tayo dito sa ating famous bululuhan dito sa Aglipay, ang Mako Mako Restaurant. So tara guys! So aside from bulalo, meron din silang sinisurve na mga ulam dito sa Mako Mako Restaurant. So meron tayo pinakdakan. 55 baht daw po per serve. Ayan, so meron din tayong kalabasa at patola. Meron din pong ampalaya, pinakbet, at dinigdeng. Galing daw po yan sa likod ng bahay nila kuya. Opo, and then last is adobong sitaw, napakasarap. And of course, andito yung ating famous bulalo. Ano to kuya, large po to? Large, ma'am. So bali 350 po isa? Yes ma'am, depende po sa size. So, Ayan, so meron ang ating bulalo. So, titikman na natin ang famous bulalo dito sa Mako Mako Restaurant. Gagawa na tayo ng ating kausawan. Ano ba guys, sobrang hilig ko talaga sa sili. Kasi sobrang, alam nyo na, sobrang sarap talaga ng sili guys. Kasi, dun sa amin, yung mga pinsan ko, sobrang hilig nila. Ayan, so titikman na po natin yung sabaw ng bulalo. Sobrang sarap guys. So i-try nyo na dito. Punta na kayo dito sa Aglipay. Titikman na natin guys. So malapit na po tayo sa Department of Agriculture Quirino Experimental Station. So see you there guys. So andito na tayo sa sikat na pasyalan dito sa Aglipay, ang Department of Agriculture Quirino Experiment Station. So tara, pasyalan natin sa loob. So andito na tayo sa Agribusiness Development Center. So ayan yung mga products natin. So, andito na tayo sa Claridita Falls, guys. So, welcome po kayong lahat. Tara, tignan natin sa loob. Guys, nakarating na tayo dito sa paborito kong spot. Isa sa mga paborito kong spot sa Aglipay. So, dito ko inaabangan yung sunset every afternoon kapag nag-jogging ko. In the midst of this pandemic, let us be the source of strength and inspiration from one another. It matters that we don't give up and waver in our faith. That this will come to pass. Let us continue looking forward for a better days to come, for God will always be there for us.